Magandang hapon. Sapat pa rin daw ang pondo ng PhilHealth para maipagpatuloy ang operasyon nito sa kabila ng malaking gastos dahil sa COVID-19 pandemic. Kaya wala raw dapat ikabahala ang publiko. Ayon kay PhilHealth President and Chief Executive Officer Ricardo Morales, may pera pa ang ahensya na sasapat hanggang kalagitnaan ng 2021. Wala raw mababawas o mababago sa serbisyo ng PhilHealth. Nitong nakaraang linggo, iminungkahi rin ni Morales na i-delay muna ang implementasyon ng Universal Healthcare Law dahil bumaba ang koleksyon ng ahensya bunsod ng enhanced community quarantine. Umakyat na sa 27 ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa Bohol. Ayon kay Bohol Governor Arthur Yap, siyam ang naitalang mga bagong kaso. Lahat sila pawang mga dating locally stranded individual na galing ng Cebu. Naka-quarantine na ang mga pasyente. Binabantayan ngayon ng isang sanggol na siyam na buwang gulang pa lang matapos magpositibo sa COVID-19 sa Misamis Occidental. Kabilang ang sanggol sa walong bagong kaso ng COVID-19 na naitala sa lalawigan. Nasa government hospital ang sanggol na stable naman ang kondisyon. Ang iba naman ay nasa quarantine facilities. Sa kabuuan, 15 na ang tinamaan ng COVID-19 sa Misamis Occidental. At yan ang 24 Oras News Alert. Tutukan ang susunod na bulletin at iba pang mga balita mamaya sa 24 Oras. Ako po si JP Soriano, buong puso para sa Pilipino.